straight po ba yung camera? Hey, what's up, peeps? Welcome back to my channel. And we're here para basahin sa akin yung mga questions nyo. Dahil sabi ko nga sa inyo, gagawa ko ng Q&A video. At lahat ng questions ay kinuha ko from Mamahalin Biscuits and Kakaibang Sundas. Parang may nakaligtaan pa ako eh. Ingay eh. Napag-desisyonan ko pong half na lang na nakaganyan. Siguro half ng video nakaganito, tapos half ng video nakaganito. Hindi tayo matapos-tapos eh. Nakakainis eh. Ay! Pakabigyan nga ako ng damit na hindi galing sa Cortina. Ayan, ganyan na. Okay, matatapos. Umaakit siya, beshi. Wapi! Ganyan. Kasi isa yung sinuot ko, dami-dami-damit din. Okay. Start na tayo. So, ayun nga po, ano, naghanap ako ng, baka may iba pa nag-question sa akin sa iba kong video. Pero, wala na. Puro mga bash lang nakikita ko. Kaya, tama na. Puro negative yung mga bash ko sa isipan ko. So, ano na nangyari sa damit natin, te? Di pa rin tayo okay? Ayan. Okay, guys. Hindi ko alam kung tabingin yung camera or what. Without further ado, without any sayings, let's start. First, Q&A. From Jan Zenepomuseno Junicio. 3 weeks ago. Q&A, nasasaktan ka po ba sa mga sinasabi ng bashers or dead mamo lang po? Nasasaktan po ako sa sinasabi ng bashers. O, diba? Diretso na sagot. Nasasaktan po ako minsan, pero minsan na naman kapag parang galit ako sa mundo, wala ako sa mood, di ko na lang din sila iniintindi. Siyempre, masakit naman talaga. Yung insensitive na tao na lang siguro hindi masasaktan kapag binabash sila. Tsaka sabi ko nga sa inyo, wala namang taong sumisikat ng walang bashers. Tama, diba? Okay, from Hazel Sanyosa, second Q&A. Madami bang manliligaw ang isang Vashti? Parang binilang ko siya ng isang araw, mga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hindi po mabilang sa kamay. Nakapila sila. Char. Sakto lang. From Hazel Sanyosa ulit, third Q&A. Bakit may mga taong di makontento sa isa? Siguro dahil na rin sa imperfection natin. At yung iba talaga, napaka-insensitive nila. Kaya may ka-relationship na sila, meron pa silang nilalanding iba. Wala tayong magagawa. Sorry. Yun. Dahil nga, hindi sila kontento sa kung anong... Ano ko na yung tamang term? Malandi sila. Yun! Natira mo, te! Ang sagwa ng word na natira. Fourth Q&A. Straight ka ba? From Von Dutch Cowells. Ha. Mukha ba akong baluktot? Parang hindi naman. Fifth Q&A. From Althea Glory Nikazi. Cash or love life? Cash na lang. Kasi pag may love life, iniiwan din naman tayo eh. Sixth Q&A. From John Noriel Mondarte. Sagutin mo itong Ma'am Shivash, hahaha. Mahal mo o mahal ka? Kapag hindi naman ako mahal ng taong mahal ko, eh hindi ko siya pipiliin. Pero, yung taong mahal ako, maaaring piliin ko siya. Ayon sa research, taray may pag-ayon sa research, kapag meron daw taong nahuhulog sa'yo, may tendency rin na mahulog ka sa kanila. So,
Kasi based dun sa pag-effort na ginagawa niya, sa actions na pinapakita niya sa'yo, parang mahuhulog ka rin ng tiyo sa kanya. Pero kapag ayaw mo talaga yung tao na may mahal ka pa talaga ng iba, hindi mo siya pwedeng mahalin. Kasi ka, diba, mahal mo pa yung taong mahal mo. So, hindi mo siya pwedeng mahalin. Ang complicated ng love life, no? Huwag nalang tayo mag-love life, te. Pang ilan na to? Pang 7. 7 Q&A. Kanino ka dapat humanga? Sa taong iniwan ang iba para mahalin ka? O sa taong handang iwan ka dahil may mahal kang iba? Wow. Bakit mga ganito yung tanungan niyo sa akin, mga te? Dapat akong humanga sa taong handang iwan ako dahil may mahal akong iba. Komentan ko muna yung taong iniwan ng iba para mahalin ako. Kasi, okay naman, what if okay naman sila? Tapos, iiwan niya lang yung girlfriend or boyfriend niya nang dahil lang sa'yo. Diba parang, ano, parang magigilty ka? Kasi, parang nakasira ka ng relasyon. Wow, big word. Yun, parang nakasira ka ng relasyon. Pero dito sa taong handa akong iwan dahil may mahal akong iba, sobra ko siyang hahangaan. Kasi ibig sabihin lang nun, mapagparaya siya. Gagawin niya yung lahat para lang mapasaya ko, even though masakit para sa kanya. Eight Q&A from Russell Andre Lopez. Yung kanina palang Q&A from Paul Denver Gascon. Ito na, from Russell Andre Lopez. Nakaka-stress pa ang pagiging YouTuber estudyante? Actually, opo, nakaka-stress. Kasi syempre, meron kang homeworks na kailangan gawin, may thesis na kailangan tapusin, may mga ka-groupmates na kailangan mong kausapin. Ayun, nakaka-stress syempre dahil kapag ganun, maaring hindi ka na makapag-upload. Minsan, naranasan ko yun eh, na one week or two weeks hindi ako nakapag-upload ng vid. And, actually, OMG, it's raining, man. Bumaba po ako sa baba. Para tingnan kung meron ba mga sinampay sa labas na maaaring mabasa, pero wala. Tapos nakita ako ng lola ko, sabi niya sa akin, San Ponta? San Ponta? Sabi ko, hindi man, nag-shoot lang ako sa taas. Wow ako. May sumasayaw sa lingat ko! Damit ako sita! Damit ako sita! Char! Tuloy na natin. Ayun nga, nakakasad kasi ano, may isip mo, wala akong maisip. May isip mo, alo, ang dami na mag-unsubscribe. Alo, ang dami ng hindi manonood. Ang dami ng aalis na fans. So yun, nakakalungkot din kapag ano, may pasok na tapos YouTuber ka pa. Pero, natatanggal naman lahat ng yun, yung sadness na yun, kapag alam mo na yung tao na appreciate ka, diba? May share pala ako sa inyo. Baya, nakikita yung shadow ko. May share pala ako sa inyo, ano? Packer talaga, oh. Itong binili ko kagabi sa SMY Notary, sa tapat ng school namin, sa JRU, open na siya. Gustong-gusto ko yung puntahan kasi may branch sila sa may Espanya or sa Sampaloc. Hindi naman ako makaalis, beshi. So, I'm so glad na nagtayo sila ng branch sa harap ng school namin, na JRU. Buti na lang, maliit lang siya pero hanggang second floor. Tapos, syempre, bumili ako ng shades. Nakalagay metrosunnies.com. Tapos, itong maliit na pang notes, taking notes, ganun. Ayan! Yan yung itsura niya. Okay, yan yung itsura niya. Nakikita ko kasi ito, uso itong mga ganito na may color. Pinagpapawisan na naman yung ano ko.
ano siya, it's only 285 pesos. And dahil favorite ko nga ang shades, di ko siya natiis, binili ko siya. Yan! Bagang bagay! Ano bagang bagay? Bagay na bagay suot natin! Sige, may kachi! Ayan! Lagay na lang po natin sa taas since bet ko siya. Sana bet din ako ng shades. Aww. Oh my gosh, it's so hot, man. Sinara ko kasi yung bintana eh. Hindi ko alam kung nag-shining shimmering ba yung face ko. Pasensya na kayo kasi oily face talaga ako. Ay, tapusin na nga natin itong video na ito. Okay, nag-hang si laptop. Ayaw niya makika-operate. Nasaan na ba ako, Beshi? Ninth Q&A! From Jade Abad. Hi, Jade! Love mo ba si Mang Piling? Haha, joke. De, eto na. Kailangan mo pong mag-alay sa pating para makaligtas ka. Sinong i-alay mo? Si Ate Kara or si Ate Almi? I think... si Ate Almi. Hi, Ate Almi. Alay ko si Ate Almi kasi feeling ko, hindi naman siya kakainin ng pating dahil sasabihin niya, uy, kapatid kita, tagal mong nawala. Charot lang. Hi, Ate Almi. Hindi niya na ako igigis sa channel niya pag napanood niya to. Pumunta na tayo sa sampung tanong from Ate Cassandra Nobong. Love mo ba ako? Charot. Hehe. Ah, hahaha. De, eto na. Paano ka nakikipag-deal sa bashers? Umiiyak ako. Char. Baka sabihin ng iba dyan, wala ka namang ibang alam gawin kundi umiyak eh. Hindi. Eto, seryoso na talaga. I-zoom in sa akin. Zoom in nyo. Dali. Zoom in nyo. Yan. Para daman natin. Ay, muntik na ako maulog te. Meron talagang times na iniyakan ko na yung mga bashers ko. Actually, nung talagang punong-puno yung feed ko sa YouTube ng bashers, gabi-gabi umiiyak ako nun. Parang, iniisip ko na, oo, di naman talaga mawawala ng bashers. Pero alam mo yun, di mo pa rin kasi talaga may iwasan masaktan eh. Kasi syempre, tao naman din ako. Hindi naman ako bato, may puso din ako, nasasaktan din ako. So yun, pagdating kasi sa mga ganong bagay, sensitive ako. Saktan man ako ng physical, wag lang talaga sa words. Kasi mas tumatago sa akin yung words. And ang hirap niya talagang kalimutan for me. Ayun, lumuluha ako. Hindi ko napapansin na mamalayan. Iniiyakan ko na pala yung mga tao. Walang ginawa kundi siraan ako or hindi man lang ako ma-appreciate. Kaya, ayun, I just pray na sana, ayun, makayanan ko. Kasi nga, diba, hindi naman talaga maiwasan yun. And, marirealize din nila yung ginagawa nila. So, yun. Wala na po akong ibang sasabihin, kundi yun lang. Dahil nakaabot na po tayo sa 10 tanong. At, kung meron man kayong tanong, replyan ko na lang kayo sa comment section dahil wala na po talaga. So, yun. Thank you sa lahat ng nag-effort mag-comment para tanongin ako. At sana, sa tagal-tagal nang in-upload ko yung video na yun na mag-Q&A ako, sana malaman nyo pa rin na sinagot ko na po yung mga tanong nyo. Lahat ng mga sinabi kong pangalan, sana panoorin nyo po to. And don't forget to give this video a thumbs up tapos mag-subscribe ka na din sa akin. I-follow mo na rin ako sa aking iba't ibang social media accounts. And, update! Pinalitan ko po ang other social usernames ko ng Senorita Vashti para naman madali nyo lang akong hahanapin. Sa Instagram, sa Twitter, sa Musical.ly, and everything, sa type nyo lang po Senorita Vashti. Yan lang! And I love you guys! Bye, peeps!